Magandang umaga po. Baka po kayo nagugulat. Salamat po sa Panginoon sa napakalaking pribilehiyo na makapangaral po ng kanyang salita at nakaka-pressure pong pribilehiyo dahil ito po ay worship service. Pero salamat po dahil tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo na agad. Tayo po ay magsasalo-salo sa aklat po ng Lucas chapter 5. Luke chapter 5, at ang ating pong pag-aaralan ay verse 1 hanggang 11. Luke chapter 5, verse 1 hanggang 11. Say amen po kung nakita nyo na. Yan, ako na lang po magbabasa para makatipid po tayo sa oras. Sabi po ng Luke chapter 5, verse 1 hanggang 11, nangyari nga na samantalang siya sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genezaret. At nakakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, datupat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaraong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang magawa na nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda na at nagkakapupunit ang kanilang mga lambat. At kinawaya nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang dalawang daong anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus at nagsasabi, Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. Verse 10, At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. And then verse 11, At nang mga isadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kaniya. Ang ating pong pag-aaral ay about soul winning. Ang pamagat po natin ay from verse 4. Sabi po sa verse 4 sa King James, Now then, he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a draught. Pag-aaral po natin ay pinamagatang launch out into the deep. Tayo po mag-pray. Aming Panginoon Diyos, Panginoon, awa at habag po ang aming hinihingi sa iyo sa mga oras na ito. Sa bawat pangangaral po ng iyo pong salita. Tanging ang inaasahan po namin ay ang iyo pong pagkilos. Sana po, tunay na pagindapatin niyo po ang bawat isa na talagang mapagpala. Tanggapin ang iyo pong salita na may kagalakan sa aming mga puso. Hindi upang kami matuwa lamang, Panginoon. Hindi upang kami mabless lamang o mahamon. Bakos makilos po ang aming buhay na gawin ang iyo pong kalooban. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, hinihingi po namin ang iyong pagsama at awa kung anumang kakulangan, kasalanan, ang iyo pong nasusumpungan sa iyo pong lingkod, naway hindi po ito maging hadlang ang anumang plano po ng kaaway, ng dyablo upang hindi po kami mapagpala na iyong salita, kayo po ang magwaksi, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang Good Shepherd Baptist Church at nawa sa huli, ikaw at tanging ikaw lamang po ang maitaas sa lahat. Lord, purihin ka.
Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At amen. Launch out into the deep. Well, part of my introduction po, manayos ko muna pong magkwento ng isang kwento. Meron pong isang shoemaking factory, so manufacturing factory. At syempre po, ang pumapasok po dyan ay syempre pera, manpower, at ang resulta, syempre dapat ay sapatos. One day, yung president ay nagtanong sa manager, at ang tanong niya sa manager ay, how many shoes have we produced so far? Ilan na ang ating sapatos na nagawa? Ang sabi po ng manager, 20 po, boss. 20. 20. Tapos, nagulat ang presidente kung bakit ba 20 pa lamang. Sabi niya, how long have you been in operation? Gano'n na tayo katagal? Ba't ba 20 pa lang? 2 years na po, boss. 2 years na. Tapos sabi ng boss, 2 years na? Pero dadalwang po pa rin ang sapatos na ating napuproduce? Sabi ng manager, opo, yun po ang katotohanan. 20 lamang po. Pero boss, ako po talaga ay pagod na. Sobra po akong nagsusumikap sa trabahong ito. In fact, sa sobrang busy ko po, halos po ako ay mawala na ng malay. Sa sobrang pagod ko sa trabahong ito. Well, ano kaya ang problema? Kung masipag yung manager sa kanyang trabaho, bakit ko konti ang sapatos? Kung niyo pong manonotice ang aking binanggit kanina, pagod na ang manager at sobrang dami niyang ginagawa at sobrang dami niyang ginagawa, halos siya ay mawala na ng malay. Alam niyo po, ang sabi niya, I am busy. Hindi niya sinabing we are busy. Kaya kakonti ang production dahil siya lamang ang gumagawa. At ito po mga minamahal, ang isa sa mga minamahal, ang isa sa malaking nagawang kasinungalingan ni Satanas sa mga Kristiyano, yung katotohanan na iniisip ng mga tao na ang soul winning ay para lang sa mga pastor, para lang sa mga manggagawa, para lamang sa mga Bible students. No po. Gaya po ng shoe factory, mga minamahal na ating nabanggit, wala tayong maasahang malaking resulta kung iilan lamang ang gumagawa. Kaya balik po tayo sa atin pong text, Luke chapter 5. Basahin ko po muli ang verse 1 to 4. At nangyari na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan, ibig sabihin po maraming taong gustong makita ang Panginoon, at pinakikinggan ang kanyang salita. At siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genezaret. At may dalawang daong o bangka sa tabi ng tabing dagat, datapwat nagsilunsad ang mga yaon. Ibig sabihin, umalis po sa bangka ang mga mangingisda at huhugasan na nila ang kanilang mga lambat. And then, ang ginawa po ng Panginoon, lumulan po siya sa isa sa mga daong, yan, kay Simon, at pinamanhik dito na lumayo ng kaunti sa lupa. Ano? At siya umupo at para makapagturo. Dahil nga po siya sinisiksik ng mga tao. And then, verse 4, at pagkatigil niya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaraong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. Okay. Ito po ang record ni Dr. Lucas doon po sa panawagan ng Panginoon sa kanya pong mga unang alagad. Ito po ay recorded din po sa Matthew chapter 4 at saka po sa Mark chapter 1. Which is, kung inyo pong mapapansin, mas detalyado po ang kay Dr. Lucas. Talaga pong scholarly po niya ginawa ang kanya pong gospel. Ngayon, kung mapapansin niyo po sa verse 4, as sabi ng Panginoon, pumunta ka roon sa laot. Pumunta ka roon sa laot. As we can observe, pinapunta ng Panginoon sa laot o sa mas malalim na lugar ang bangka na sinasakyan ni Simon. Bakit? Ang sabi kasi, tayo ay mamamalakaya, mangingisda tayo. At alam na po natin ang kwentong ito ng Panginoon po. Yun nga, nabasa natin kanina. Nung pinahulog ng Panginoon yung lambat, sobrang dami nilang nahuli. Kung yung maalala, wala daw silang mahuli nung kinagabihan. Magdamag na daw po silang nangingisda. Pero mga minamahal kong mga kapatid,
Gamitin lang natin ng konti yung ating yung kalikutan ng ating isip. Ano? Bulayan lang natin ng konti ito. Hindi ba pwedeng yung isda na lamang ang palapitin ng Panginoon sa bangka? Tapos yung mga isda, diretso talon na sa bangka. Imposible ba yon? No. Posible yon sa Panginoon. Tama po. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya nga po yung mga isda yun inahuli dahil ang Panginoong Jesus din po ang nag-control niyon. Pwedeng-pwede po yun mga minamahal. Pero ang napakasimpleng sagot sa tanong kung bakit pinalayo pa ng Panginoon sa malalim ang bangka ay dahil nandoon ang mga isda. Tama ka po. At gayon din po mga minamahal ang soul winning. Mga minamahal kong mga kapatid, God is calling us in this great commission to go. Sabi po sa great commission, go ye, therefore. Tayo po dapat ay aalis. Tayo po ay hahayo. Hindi po tayo mga minamahal nandito sa church na ito na nakaupo na lamang at maghihintay na ang Diyos ang magdagdag sa atin. Tayo po ay pinahahayo ng ating Panginoon. Kailangan nating tumayo, kailangan nating humayo, at pumunta kung nasaan ang mga kaluluwa na nasa kapahamakan pa. Bagaman alam po natin na ang Diyos po ang naglalapit sa Panginoong Jesus, gaya po ng sabi ng John chapter 6, ang kalooban ng Diyos po ay hindi po tayo tumunganga at magantay na lamang. Bilang mga nagsasabing mga Kristiyano po, hindi lamang basta Kristiyano tayo na tinatawag. We believe that we are the true Christians. Tama po? Kaya naman, mga minamahal kong mga kapatid, let us launch out into the deep. At sa pamamagitan po ng pagsunod natin ito, may mga bagay po tayo na mga pinatutunayan sa ating mga sarili at maging sa ating Panginoon. Pasok na agad po tayo sa ating unang puntos. Basahin po natin ang isang record sa Matthew chapter 4 verse 17 hanggang 22. Matthew chapter 4. Ito po yung record ni Matthew sa panawagan po kina Simon at kina Juan at kay James and Andrew. Matthew chapter 4 verse 17. Mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid na si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres at ang kanyang kapatid ay inihulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawang magkapatid si Santiago at si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan sa daong nakasama ni Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat ay sila'y kanyang tinawag. Pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Yan, kung inyo po makapasin, ito po yung record ni Matthew sa pagtawag po doon sa apat. Pero notice po ang verse 19. Ang sabi po sa verse 19, basahin ko po sa King James Version. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me, and I will make you fishers of men. Jesus is calling them to follow, to be his followers, upang maging mga tagasunod, mga alagad, mga disipulo ng ating Panginoon. Gaya din naman po natin, mga minamahal kong mga kapatid, kung kayo po ngayon ay nagsasabing ligtas na, you are called a follower of Christ. Tayo po ay tinatawag na follower of Christ. Actually, yung sinasabing follower of Christ, yan po ang definition ng pagiging Christian. Christian. Ang root word ay Christ. Yung chan doon ay ibig sabihin tagasunod, naniniwala sa turo ni Kristo. Ano po? Follow me and I will make you fishers of men. Kung mapapansin po ninyong mabuti ang statement ng Panginoon, hindi lamang ito basta utos na tayo sumunod sa Kanya, actually, may kasama itong pangako. Ano po yung pangakong yun? Follow me, ito yung promise, and I will make you fishers of men. Ang promise po ng Panginoon sa mga susunod kay Kristo ay maging mga fishers of men. Ang ating unang puntos, mga minamahal, if you're soul winning, if you launch out into the deep,
It demonstrate your salvation. Dine-demonstrate lang po nito, mga minamahal, kung ikaw ay nagsosol winning, ikaw nang aakay ng kaluluwa, ipinakikita mo lamang na talagang ikaw ay tunay na ligtas. Paano po natin masasabi yon? Tingnan niyo po ito. Ang pangako ng Panginoon sa mga susunod sa Kanya ay sila'y maging mga mamamalakaya ng isda. At ito po'y promise sa lahat ng mga susunod kay Kristo na kung magiging tagasunod Kanya ay gagawin Kanyang soul winner. Isang pangako, mga minamahal. Kaya dadako tayo sa isang tanong sa bawat isa po sa atin. Ano po yung tanong na yun? Are you a follower of Jesus Christ? Sagot po kayo. Are you a follower of Jesus Christ? Amen daw. Okay. Amen po. Din ako. Pero ang sunod, natanong ay ito. Natutupad ba ang promise niya sa buhay mo na maging soul winner? Dahil ang sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Do you even imagine, mga minamahal, could you even imagine the Lord Jesus Christ ay nabigo upang tuparin ang pangako niya sa buhay mo? Is it really possible na ang Panginoong Hesukristo ay nangako na gagawin kanyang soul winner pag sumunod ka sa kanya at siya'y nabigo na gawin kang soul winner? No! Sabi po sa Numbers, ang Diyos ay hindi tao na nakayang magsinungaling. At ang Diyos ba ay nagsalita at nangako at hindi niya gagawin? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang pagsusoul win, ang pag-aakay ng kaluluwa, it only demonstrates that you are really saved. Are you a follower of Christ? The next question is, are you a soul winner? Are you fishing souls for Jesus? Tingnan po itong James chapter 2 verse 14. James chapter 2 verse 14. Sabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? And then verse 16, at ang isa sa inyo ay magsasabi, tama, 14 lang pala. Okay, isa sa napakalaking marka, mga minamahal kong mga kapatid, na isang tao ay ligtas o nagsasabing tagasunod ni Kristo, dapat nag-aakay siya ng kaluluwa. Makikita daw ba sa sinasabi mong pananampalatayang meron ka, yung gawa na ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa? Dahil ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 13, ang ganda po nito, 2 Corinthians chapter 4 verse 13, ngunit yamang gayon din ang gunding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat. Tinan niyo po ang sabi, sumasampalataya ako, kaya't nagsasalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya, kaya't kami naman ay nangagsasalita. Grabe po. Sinasabi po ni Pablo sa bahaging yan na ako'y sumasampalataya, kaya nagsasalita. At kami nananampalataya, kaya naman kami mga nagsasalita. Hindi mo daw po mahihiwalay ang pananampalataya sa pagsasalita ng kaligtasan na tinanggap mo. Hindi mo mahihiwalay yan, kapatid. Ano po? Gaya ng isang bagong silang na bata sa sinapupunan ng ina, paano malalamang buhay? Dapat umiiyak. May boses na lumalabas. At kung ikaw, mga minamahal, ay naborn again, ipinanganak na muli sa Espiritu, dapat may naririnig na boses sa iyo. Dahil buhay ka eh. Dahil buhay ka. Mga minamahal kong mga kapatid, ilang taong ka nang si Kristiyano? Hindi mo kailangan maging isang Bible student para maging soul winner. Ang kailangan mo lamang ay maligtas. Ilang taon na po tayong Kristiyano? Ilang kaluluwa na ang napagkwentuhan mo patungkol kay Jesus Christ?
Brother, hindi po ako marunong. Pero alam mo kung paano ka naligtas. Actually, yung pa lamang, magandang simula na. Kung alam mo kung paano ka naligtas. Well, pwedeng sabihin na, buti ikaw, Brother Ragen. Natapos ka ng Bible school, kaya sanay na sanay ka na. Pero alam niyo po mga minamahal, kung mga kapatid, konting testimony lamang. Nung unang beses po, nanatiya ko talaga na ako'y ligtas. Dito sa kwarto, sa computer room. Yung computer room po ngayon, na dati ay room pa. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, walang ibang laman ang aking isip, kundi kailangan itong malaman ng aking mga magulang. Kung naintindihan mo ang nangyari sa buhay mo, na ikaw na dating makasalanan na paimpyerno, ay pinatawad sa iyong mga kasalanan, ngayon ay sa langit na pupunta, at kung naintindihan mo ang nangyari sa iyo, ako'y naniniwala na ang iisipin mo agad ay ang mga mahal mo sa buhay. Kaya don't tell me, Brother Ragen, wala pa akong alam. Kaliligtas pa lang po namin ng mga panahong yun. Kasabay na aking mga kasamahan. Alam niyo po, mga pinagagawa namin noon. Bibisita. Ako'y nagpipresenta, ako nang sasama. Dahil siya rin na Sir Angel, na Kuya Joel, na Kuya Joven, na Kuya Edmar. Ang ginagawa namin noon, cellphone, record. Nire-record namin. Yung preaching, di nila alam na nire-record namin. After na-record, pakikinggan, susulat, i-outline, sasauluhin. At ang ginagawa namin noon, yun lang aming sinasabi. Kung ano sinabi ni Sir Angel, Sir Joel, yun lang aming sasabihin dahil hindi kami marurunong. Dahil yun lang aming alam upang maligtas ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kabarkada. Sinat ko agad sila sa Facebook, inimbita ko sila dito. Sinesharan ko sila sa chat. May mga nag-block sa akin, may mga nag-unfriend na sa akin. Pero mga minamahal, automatic yun eh. At sorry for the term kung masakit, common sense yun. Common sense. Kung mahal mo talaga ang iyong pamilya. Mga minamahal kong mga kapatid, yun pa lang ang naunawaan ko dati. Hindi ba automatic that you are desiring first and foremost na maranasan din yun ng pamilya mo, mga kaibigan mo, at mga ka-close mo? Kaya anong ginagawa mo kung ligtas ka na talaga? Unang puntos pa lamang ay naiyak na. Okay. Maganda na yun. Para kayo po ay magising. Baka mamaya ho kayo tulog na eh. Tignan niyo po rin Acts chapter 4 verse 13. Grabe po ito. Baka iniisip po ninyo matatalino ang mga apostol. Acts chapter 4 verse 13. Tignan niyo po itong sabi ng Biblia. 4 verse 13. Acts chapter 4. Sorry. Mali ang aking gano. Yan. Sabi po ng Bible, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila nagpagkakakita nila na sila ay nakasama ni Jesus. And then sabi po ng 18 and 19, pinipigilan po silang mangaral. And then sabi ni Pedro sa 19 at ni Juan, kung katwiran na sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Verse 20, sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at narinig. Hindi po namin mapigilan na mangaral dahil po kami ligtas. Second point, punta po ulit tayo sa Luke. Luke chapter 5, atin niyo po yung verse 5. Verse 5. At sumagot si Simon at sinabi, Guro,
sa buong magdamag ay nagsipagal kami at wala kaming mga huli. Datapot sa iyong salita ay ihuhulog ko ang lambat. Kung niyo pong mapapansin, ang tawag po ni Pedro sa Panginoong Jesus ay guro. At may reklamo muna siya bago sumunod. At sumunod siya, siyempre, dahil rabay yung kanyang kausap. Siyempre, rabay, sige, susunod po ako. Susunod po ako. Sabi niyo po eh. And then, nakita na natin yung himala. Sila yung nakahuli ng maraming isda. And then, punta po kayo sa verse 8. Punta po kayo sa verse 8. Datapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus at nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang taong makasalanan o Panginoon. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Una, ang tingin niya kay Jesus ay isang guro. And after, mapatunayan ni Jesus kung sino siya, ang tawag na ni Simon Pedro kay Jesus Christ ay Panginoon. Ano po ang ating makikita sa bahaging ito? Doon si Simon Pedro ay makita kung sino si Jesus, dinagbago ang kanyang tawag kasi nagbago ang kanyang pagkakilala sa taong ito. And then, sinabing, sumama ka sa akin, tayo maging, nagagawin kitang isang fisher of men, si Simon Pedro ba'y may reklamo pa din? Wala na. Iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Do you know why? Because soul winning demonstrate your comprehension. Ipinakikita talaga nito na talagang ikay natututo at nakikilala mo kung sino ang nag-utos sa iyo. Amen? Mga minamahal ko mga kapatid, sa mga natututunan mo ba ay mas lalo mong nakikilala si Kristo? At kung tunay kang natututo, isinasagawa mo ba ang iyong natututunan? Because faith actualize what it realize. Faith actualize what it realize. Minsan may mga Kristiyano magsasabi, hala, alam ko na yan. Yan na naman. Ay, alam ko na yan eh. Eh di maganda. Eh, ginagawa mo. Ginagawa ba natin? Alam niyo po, last February, ako po'y nasa New City. May nakita akong isang pamilyar na tao na nakilala ko sa BSU Campus Ministry. Sila'y may kanilang campus ministry doon. Pareho pa kami nung parang bagito. And then nakita po kami doon sa New City. Nagkasalubong kami doon. At siya po pala isang pastor na sa Yan. Tapos, ito po ang ilan sa mga napag-usapan namin. Sabi niya sa akin, Baptist ka diga? Yes. Alam mo, pinag-aaralan ko yung Baptist. Ay, grabe pala. Grabe pala ang dedication niyo sa doctrine. At nakaka-proud namang makinig yun. At dapat maging proud tayo doon. At yun po ang isa sa dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay dito napadpad. Because of that distinction sa mga Baptist. Pero ang nakalulungkot ay ito. Mga minamahal kong mga kapatid. Halos may hydrocephalus na po tayong mga Baptist sa dami ng ating alam. At ang nakalulungkot na bagay, sa daming kaalaman, ay lumaki na ang ulo at natumba na at hindi na mahila sa gawain. There is so much information, very precious information, kahit po ang inyong lingkod ay tuwang-tuwa pag kami may mga nababasa, parang samsam yan po yan sa amin, mga minamahal. Napakadali na ng access through e-books, through PDFs, mga videos, mula sa mga writing ng mga early church fathers, mga reformers, revivalists, mga sikat na preachers and teachers sa panahon ngayon, and praise God for that, mga minamahal kong mga kapatid. Para nga kaming nakasumpong ng mga samsam, kami po lalo na ng mga mangangaral. Pero, brothers and sisters, can we just stop for a moment? I-close muna natin yung mga librong yan. I-close muna natin yung mga e-books na yan at PDF na yan, and let us get out of our libraries and our comfort zones at tayo magpainit naman ng kaunti at mga luluwa. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ito ang sabi ng Panginoon. The harvest is truly plenteous,
but the theologians are few. Yun ba ang hinahanap ng Panginoon? Ang hinahanap ng Panginoon ay mga laborers. Hindi lang maraming alam, gumagawa. Gumagawa. Kung tunay ka talagang mangha sa Ebanghelyo, hindi mo yan basta tititigan lang. Dahil ang alam ko sa mga mangha sa Ebanghelyo, ibinubuwis ang kanilang buhay para sa Panginoon. Second and third century Christianity, mga hindi marunong magbasa, mga hindi marunong magsulat, wala pang PDF, wala pang e-book, wala pang mga tagapagsulat noon, ang Bible ay hindi pa organized. And yet, they are risking their lives for their Lord and Savior. Yan ang mga natuto. Yan ang tunay na marurunong. Launch out into the deep at doon mo ihagis ang lambat. Hindi yung pinagaganda mo lamang ang lambat mo at hindi naman napapakinabangan. Dahil pagdating sa judgment seat of Christ, hindi naman ang itatanong sa iyo kung gaano kadami ang iyong alam. Ang itatanong sa iyo ng Panginoon, gaano kadaming katotohanan ang isinabuhay mo? Iba ang nakaalam sa natuto at makikita yun sa buhay, hindi sa talino. Because soul winning demonstrates your comprehension. Point number three. Alam niyo po, wala na po tayong oras para basahin ko pa yung mga talatang inilagay ko dito. Pero kung oobserbahan po ninyo, ang lahat ng records ng gospel, after tawagin sila ng Panginoon, saan po sila dumiretso? Sa mga synagogues. Anong ginawa ng Panginoon? Nangaral. Ang sunod na ginawa after mangaral? May mga kasulubong na mga may sakit. May mga makakasulubong na mga may sapi. Siya po ay nanggamot at nagpalayas ng demonyo. The apostles are in OJT ng mga panahong ito. At ipinapakita sa kanilang Panginoon, disciples, this is how to fish men. Di ba gagawin kitang mamamalakayan ng tao? Ganito yan. Ano pinakita ng Panginoon? Nangaral at tumulong at inibig ang mga kaluluwang ito. Sa pamamagitan po ng soul winning, may pinapakita ito na pagbabago sa buhay mo. Point number three, soul winning, it demonstrate your transformation. Christ-likeness, mga kapatid ko. Christ-likeness. Pinakikita nito na talagang ikaw ay wala ng pusong bato, kundi pusong lamana. Yun bang tinatawag na pag-ibig sa kaluluwa? Yung alam mo na ang mga Kristiyano ay maaaring maging, alam nyo, ang mga Kristiyano po, isang nakalulungkot na bagay na narealize ko noong mga panahon pa. At hanggang ngayon ay aking dinadagukan ng aking sarili. Na alam nyo po, tayo mga Kristiyano pala, ay tayo ang pinakawalang habag na mga tao sa mundong ito. Daig pa po natin ang mga terorista, mga kidnappers, mga rapists, mga murderers. Daig pa po natin sila. Do you know why? Dahil alam po natin yung katotohanan. At alam natin ang sasapitin ng mga taong wala kay Kristo. Kaya nga po sabi ni Pablo, meron akong utang. Meron akong utang sa mga barbaro at sa mga Griego. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 14. Mga minamahal ko mga kapatid, may utang po tayo sa lahat. Alam natin ang katotohanan. And if you read the gospel, mababasa natin ang Panginoon na siya'y nahabag,
at umiyak para sa mga taong ito. Isa sa pinakamalaking nagawa po na kasalanan sa ating buhay, yung pagiging makasarili. Yung bang nawala na tayo ng pakialam sa iba. Brothers, sisters, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo ay magpapainit para sa mga taong yan? Bakit nga ba tayo ay magpapagod sa mga taong yan? Bakit nga ba tayo ay gagastos sa mga taong yan? Bakit nga ba tayo magbibigay ng oras para sa mga taong yan? At bakit ba nga ba tayo magtitiis ng kahihiyan para sa mga taong yan ay hindi naman natin sila kaano-ano? Bakit nga ga? Paano nga nangyari yon? Na mas pinipili mo minsan ang saturation, ang DVBS, kahit may outing ang pamilya mo. Ba't nga ba? Mas pinipili mo minsan ang mga gawain yan ay hindi naman natin sila kaano-ano. Well, gaya nga ng sabi ng puntos natin, it demonstrates that you really are a transformed person. Pag-ibig sa Diyos una at pag-ibig sa mga kaluluwa. Kaya nga may tanong ulit sa akin mga minamahal, do you really have a new heart for these lost people? Do you have? Let us examine ourselves. Ang tunay na concern may ginagawa, umaabot, kumikilos, nagbibigay, nakikisama, nakikisalamuha, pumapasok sa mga mundo nila. Ni kahit ang Panginoong Hesus, makikita po natin mga minamahal, tiniis niya na siya tawaging mga makasalanan din dahil siya'y nakikikain kasama ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan. Why? Because siya'y pumunta dito sa lupa para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matuwid. Pumapasok sa mundo ng mga taong ito, hindi hanggang pulpito lamang tayo, hindi hanggang Facebook posts o GM lang, mga minamahal. Mismong ang Diyos nga mismo ay nag-demonstrate sa atin na siya ay humayo dito sa lupa at nag-visitation at bilang katawang tao at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Yun ang tunay na concern. Naalis, launching out into the deep dahil nandoon ang mga isda. Tingnan po ang sabi ni James. Ito po yung sasabihin ko sana kanina. James chapter 15 verse 15 and 16. Kung isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakainin sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyahan kayong payapa, kayong mga magpainit at magpakabusog, gayon din naman hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong papakinabangan dito? At tinutukoy dito ay kapatid. Pero gamitin natin yung prinsipyo dito. Minsan we are, sorry ulit sa term ha, kung napapasobra ako. We are hypocrites. Yes. Kawawa naman yung mga taga doon. Wala pa doon, wala pang gospel doon, nakakaawa naman sila. Eh anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Nakakaawa naman sila. Dapat ganito, dapat ganyan. Anong ginagawa mo? Hindi tayong, sige, ano, basta, anuhin nyo lang. Anong ginagawa natin? May binibigay ba talaga tayo? Tayo ba talaga yung nagsasakripisyo? O tayo nanonood na lang lagi sa mga mangyayari? Nagpe-pray tayo. Sana maligtas po sila, sana maligtas po sila. Anong ginagawa natin? Pag natin natanong ang mga karamihan sa atin, ang sagot ay, gusto mo na bang dumating ang Panginoon? Gusto mo na bang dumating? Hindi pa po, hindi pa po, hindi pa po ligtas ang pamilya ko. Ay, anong ginagawa mo? Hindi pa po, hindi pa po, wala pa po akong may papakita ng mga gawa, wala pa po akong rewards or crowns. Ay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? We are such hypocrites. Hanggang magagandang pananalita na lang ba tayo? Sana po, makita talaga
sa ating mga gawa. Pag-ibig sa kanila, pagpasok sa mundo nila, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po sa jail ministry, lalo na po sa loob, naku po, bawal po doon ang maarte. Kami doon ay talagang ano eh, ano man, yung kalahati lang hinga. Kalahati lang. Hindi talaga kami makahinga doon ng buong buo. Tapos minsan, pupunta ka pa doon. Bilang malalapit sa yung isang kapatid na professing na. Lalapit, yayapos. Magko-confess ng kasalanan, Brother Ragen. Ako eh, ganito, ganyan. Talaga. Siguradong paglabas mo doon talaga, tubal ka. Kaya nga minsan, hindi na ako naliligo bago pumunta doon. Dahil sayang. Opo, mga minamahalan niyo po, kung alam po ng mga nakakasama ko dito sa jail na hindi po exaggerated yung mga sinasabi ko, kung paano po sila magpasalamat, paano sila umawit, kung paano gusto nilang gugulin ang buhay nila sa Panginoon, salamat po sa Diyos na nagliligtas. At salamat sa pribilehiyo na ma-witness ang bagay na yon. And lastly, salamat po. Luke chapter 5 verse 11. Luke chapter 5 verse 11. Sabi po dito, at nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. Ito po ang aking hinuli dahil dito po ako natuwa. Take note of the word lahat. Iniwan nilang ang lahat. Meaning, pati yung sandamakmak na isda, nakahuhuli lamang nila, ay iniwan din nila. Tama po? Tapos, nakamamangha po yun. Alam niyo kung bakit? Balik po tayo sa verse 5. Balik tayo sa verse 5. At sumagot si Simon. At sinabi, Guru, buong magdamag ay nagsipagal kami at walang kaming mahuli. Makikita po natin dito sa verse 5 na ito, ang focus and dedication ni Simon Peter sa pangangisda at nais talaga niyang magkaroon ng huli. Tama po? Magdamag po. Halos kami puyat na. At talagang hindi lang sila basta ng isda. Sabi niya, kami nagpagal para sa mga isdang yan. And then, nakahuli na sila sa wakas. Beyond their expectation. And then, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila ito lahat. Do you know why? Because soul winning demonstrate your passion. It demonstrate your passion. Sa pamamagitan ng soul winning, ipinakikita mo kung saan ka talaga nakatingin. Ipinakikita nito kung nasaan talaga ang iniipunan mo ng yaman. Ipinakikita nito kung ikaw ba ay nakatingin na sa mga bagay na hindi na nakikita. Ipinakikita nito kung binubuhat mo talaga ang krus araw-araw. Ipinakikita nito kung sino ba talaga ang pinahahalagahan mo sa buhay na ito. Saan ka nga naman nakakita ng mga tao na nakatapos ng engineering, nakatapos ng architecture, nakatapos ng education, ng nursing, HRM, accountancy, psychology, IT, sino bang patatamaan ko dyan? At kung ano-ano pa, iiwan ang mga profession na ito at ang mga opportunities. Iniwan ang mga pangarap ng maginhawang buhay para lamang gugulin sa pang-aabala ng oras ng iba. Dahil yun nga ginagawa ng paghayo, pwede ka pong mahiram ang inyong konting oras. Mga nang-aabala kami,
Oo. Yun nga ang termino ng iba. Upang guguli. Upang mangabala ng oras ng iba. At kung tatanungin naman po ninyo mga taong yan, at kung tatanungin nyo din yung mga susunod na magsusuko ng buhay ng mga nandirito, hindi naman po ultimately na yung mga tao ang aming mahal. Yung mga tao ang aming dahilan. Pag tinanong nyo kami, ba't ka nagsuko ng buhay? Ganun kakatindi ang pagmamahal mo sa mga kaluluwa. Actually, hindi yun ang laman ng isip namin noon. Right? Sariron? Hindi po yun ang laman, mga minamahal. Bagaman may pag-ibig naman nga talaga, hindi man po mawawala yun. Pero sukdulan, hindi po mga kaluluwa ang dahilan. Kagaya ni Isaias at kagaya ng mga apostol na ito, may nakita kaming hindi namin maipaliwanag. Isang kaluwalhatian na nagpa-realize sa bawat isa sa amin na ang buhay kong ito ay hindi ko sasayangin. To the point, sasabihin mo na lang, here am I, Lord. Send me, Panginoon. Gagaya ng isang mangangalakal na nangongolekta ng mahalagang perlas at may nakita siyang isang bukid na may napakahalagang perlas, ang ginawa niya ay pinagbili lahat. Iniwan ito at bilhin yung bukid na yon dahil nandoon yung perlas. Mga minamahal, ganon ang nakikita ng mga Kristiyanong lubos na nakikita ang kahalagahan ng kanilang tagapagligtas. Habang maraming Kristiyano sa mga panahon ngayon ang inuubos sa kanilang oras sa paglalaro ng video games, panonood ng teleserye, Korean novela, mga movie, paglalakpatsa at kung ano-ano pa, mga minamahal, gugulin mo ang buhay mo sa mas mahalaga. Gugulin mo yung lakas mo sa mas mahalaga. Gamitin mo yan para sa Panginoon. At masasabi mo na lamang, pag uwi mo sa gabi, kahit pagod ka, bago matulog, sasabihin mo, yes, satisfied ang araw na ito dahil naging makabuluhan. Mga taong yan, they are just wasting their lives for nothing. Kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, tinawag ka niya upang gumawa ng mga dakilang bagay. Habulin ng mga dakilang bagay na mga hindi nawawala at nakukupas. Mga minamahal kong mga kapatid, balik ako sa jail. Ako po ay na-rebuke isang last Friday. May isa po doon na nakakulong. Murder po yung kanyang kaso, pero malapit na po siyang lumaya. Siya po'y taga-Bicol. At siya po'y may pamilya. Sabi po niya, ang payo sa akin ni na, Pastor, yung mga taga-Manalayo, send out natin yan. Babaptize natin, and then pauwi natin, dahil siyempre may mga pamilya sila. Di sinabi ko sa kanya, ito po yung binabanggit ko na gustong mag-worker. Tapos sabi, Brad, sasamahan kita sa kung saan ka man pumunta. Ako yung pwede maging driver mo. Ako yung marunong ako magbasahe. Pagpagod ka, mamasahin kita. Ako nung pinagsasabi. Opo, nakakatuwa naman. Dahil bunga eh, bunga. Laki ang utang na loob, ganyan. Pero sabi ko sa kanya, Brad, di ka may pamilya ka. Dapat ano, balikan mo. Alagaan mo sila, balikan mo, ganyan. Sabi niya doon ko lang nalaman, brother, ako ay kinalimutan na nila. Kinalimutan na nila ako. Sabi ko anong plano mo ngayon? Di ka, may pamilya ka pa rin namang iba sa ano, taga doon ka naman. Alam niyo bilang sabi niya sa akin, brother naman, pangalawang pagkakataon ko na to. Pag ako'y pinalaya ng Panginoon, ayaw ko nang sayangin ang buhay ko. Parang nagmamakaawa pa sa akin, pagbigyan mo na naman ako. Naibigay ko ang buhay kong ito sa Panginoon. Parang dating pinipigilan ko pa siya eh. Grabe po, sabi ko, grabe ang mga taong ito. Nakakatuwang ma-witness po ang mga buhay nila na dati mga walang pakialam sa Diyos. Ngayon, wala nang iniisip kundi magpakamatay para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Alam niyo po, namatay ang Panginoon
para ikaw ay mabuhay para sa Kanya. Kaya itigil mo na ang mga kasalanan yan. Itigil mo na ang mga kalokohang yan. Itigil mo na ang mga panlalamig na yan. At itigil din na natin ang mga pagtatalong yan. Kung magkaiba man tayo ng conviction, I am an electionist and I am proud to say it. Pero kung magkaiba man po tayo ng conviction, ang isang sigurado ko, pareho natin gustong maligtas ang mga tao. At gusto nating maluwalhati ang ating hari. Kaya imbis na ubusin natin ang ating oras sa pagtatalo, imbis na ating ubusin ang ating lakas sa pagtatalo at pagdidebate, dahil alam ko namang pareho tayong matatalo dahil walang magpapatalo sa atin. Tayo'y lumabas, launch out into the deep at ihagis ang ating mga lambat. At kung ano mang paniniwala mo kung paano nahuli yan, basta may nahuli, pareho tayong masaya. Pambihira na tayo. May gera sa labas. Kaaway ang diablo, pero tayo ang naglalaban-laban. Tuwa ka pa. Mga kapatid ko, ang buhay natin, iisa lamang po ito. This past week, ang dami kong na-receive na prayer request. May mga magpapa-operasyon sa spine, problema sa sikmura, pinakagat ng aso. Sabi ko, pambihira, kabilis ng buhay. Kung kukunti na lang to, tiga, kung walang tubig at isang timba na lamang ang laman, isang timbang tubig na lamang ang laman, okay maniniwala, pagsasabay mo na ang panliligo at paghuhugas ng plato. Tama, paglalaban na din, kung konti ang tubig eh. Tiga, kung nakikita mong maiksi ang buhay, huwag na nating sayangin yan. Masyado nang mainit ang ating mga upuan para upuan lamang. Kailangan nating lumabas. Let us launch out into the deep. Mga kapatid, at tayo'y mangisda ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Tayo pa'y manalangin. Aming Panginoong Diyos, Ama, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Sobrang daming pagkukulang po. Sorry po kung kami po ay kulang ang pagtingin. Masyado nang gumagaling. O kami talaga ay wala lang pagpapahalaga. Pero sana po may pakita sa aming ginagawa ang tunay na pagpapahalaga sa iyo. Lord, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay hindi mo lamang po tinawag para maging mga anak. Tinawag mo po kami para maging representative mo, Lord. We must represent you. Nakakahiya kung maalaman na kami ay mga mananampalataya. Ngunit wala namang kaming ginagawa. Lord, sisingilin mo ang dugo ng mga tao sa aming mga kamay balang araw. Ano kayang sin, Panginoon nyo? Sana po matakot kami. Sana kabahan kami. Sana makilos po kami. Hindi ko po alam, Panginoon, kung paano po ang impact o epekto ng mensaheng ito sa iyo pong mga anak. Pero Lord, kayo po'y gumawa. Gumawa po kayo. At kung ang iyong manlingkod ay may sinabi ng mga labis sa iyo pong salita at hindi nararapat, humihingi po ako ng tawad. At humihingi po ako ng tawad sa aking mga kapatid.
Pero alam niyo po ang puso ko. Alam niyo po ang puso namin. Mahal na mahal po namin ang church na ito. Because your, by your grace, we found this holy place. At ito po iyong pinagkatiwala po sa amin. Sana po, tunay na masupungan niyo po ang bawat isa sa amin na mga tunay na nagtatapat talaga sa iyo. Lord, hindi ko na po patatayuin kung sino man ang nais manalangin. Pero sana po kayo po ang kumilos sa bawat individual, Panginoon, na talagang nakapakinig ng iyong salita. Sana hindi po talaga nila sayangin ng kanilang mga buhay at gugulin ito para sa iyo at sa iyo lamang. Maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po. Alam namin na ikaw ay aming nakasama ngayong umagang ito. Salamat po sa privilehiyo. Purihin ka. Maitaas ka. Lahat po ng ito, Panginoon, ay samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen.